sa mga tropa, and ako nga po pala si Jello Marquez, actor-singer from Idol Philippines. And ngayon, maglalaro po tayo ng Two Truths and a Lie. And ayun, hulaan nyo lang po sa tatlong statement na sasabihin ko kung ano ba doon ang kasinungalingan, ano doon ang totoo. Statement number one, bantay sarado ang nanay ko sa akin, kaya hindi pa ako makapanligaw. Sa totoo lang guys, sobrang higpit ng nanay ko pagdating sa mga girls dahil ewan ko kay mama. Dahil feeling niya kasi, masyado kasing advance mag-isip yun eh. Feeling niya, pag may nakausap kong babae, asawa mo na agad eh. Ano? Matanda ka na? Asawa mo na? Sige, ganun yun. Statement number two. Sina Ashley Del Mundo at Karina Bautista ang aking mga naging leading lady on screen. Si Ashley, naging ano ko siya, partner ko siya on screen sa He's Into Her. Nakakalimutan ko. He's Into Her, oh, ang tagal din namin nagkasama, ang tagal namin nagkakilala. And si Karina naman, nagkakilala kami dahil ginawa namin yung Love Bites. Ayun, sobrang bait din na tao, nakikita ako. Nakaka-relate ako sa kanya in a lot of ways. Statement number three. May patago akong niligawan, isang co-idol ko. Tapos, nagtagal kami ng mga 3 months na hindi alam ni mama kasi mahigpit siya. Nakilala ko yung babae. Siyempre, magkasama kami sa idol. Tapos siyempre, madalas kami magkasama, rehearsals, sa mga shoots, sa mga pila and everything. So, minsan pag nag-uusap kami, after lagi ng show, usap kami na parang, ano, amusta ka, ganyan-ganyan. Tapos minsan patago kami nagkikita backstage or what, mga ganyan. Parang hindi tayo nakikita. Okay, mga katropay, hulaan nyo na sa tatlong statement kung ano ba dun ang kasinungalingan or lie. At ang lie ay ang statement number 3. Hindi totoo yun, guys. Siyempre, meron din naman ako mga naging kaklose sa mga lalaki, babae. Siyempre, tagal ko na may mga naging tropa ako at may mga naging tropa din naman ako na mga babae. And, ayun, hulaan ko kinabahan si mama doon. Pero, kung mananood ka man, hindi totoo yun. Yung bantay sarado ako ni mama kaya hindi ako makapanligaw. Actually, totoo yun dahil sobrang higpit nga niya. Kaya, siyempre, ang hirap naman dumiskarte na yung mama mo. Mama ko kasi, ano eh. Diba parang mahigpit sa'yo, tapos parang sisitahin ka, sisitahin ganyan-ganyan. Nahirap yun. So, ayun, totoo yun, guys. Doon naman sa statement number 2, na mga naging ka-partner ko on screen, sina Ashley tsaka si Karina, totoo yun dahil, syempre, totoo nga yun, guys, eh. Nanood naman kayo ng He's Into Her, diba? Tsaka yung Love Bites namin, kung di niya pa napapanood. Kasama ko doon si Karina. And si Ashley, sobrang tagal ko nang kilala. Tagal na yung magkakilala. Hindi ko nga na-realize eh. Lately ko lang na-realize. Parang tagal na pala natin magkakilala, no? Since 2019, ganyan. Till now. Grabe, ang tagal na. And dami na kami mga pinagdaanan dyan at mga napag-usapan and everything. Chuchu. Si Karina naman, lately ko lang siya nakilala talaga. As in, ang personal. Dahil nga dun sa Love Bites, nakasama kami. Sobrang bait din talaga niya. And sobrang chill na tao. Sobrang masaya lang kasama, ganyan. So, I'm looking forward na makatrabaho pa ulit sila. Wala. Siguro pag mayaman na ako at marami na akong pera. Dahil ayaw kong iparamdam sa magiging pamilya ko na mahihirapan kami. Kaya kailangan na sobrang stable ka na at nagawa mo na lahat ng gusto mong gawin habang binata ka bago ka magpamilya. Siguro depende. Depende sa babae. Kasi mahilig mang ilatis yan ng babae. Parang ano pa yun, ganyan. Tapos, siyempre pag gusto niya yung babae, sabihin nun, papuntay mo siya dito. Ganun yun. Pero pag ayaw niya, hindi, saan ka pupunta? Etong matindi. Eto, mga katropay. Gusto niya na chismis, I'll give you chismis. Meron ako isang babae dati na kausap. Tapos sabi ko, mahigpit si mama, ganyan. Sabi niya, gusto mo makilala, sabi sa kanya. Sabi niya, sige. Ang matindi nun, siya pa ang umakat dun sa kwarto namin, kinausap niya nanay ko. Parang ako yung babae. Parang, tita, ano naman po, ganyan naman po, alam naman po namin, ganyan. Sabi ko, wow, ang tapang mo. Pero gulat talaga ako nun. Tapos nun, kumain kami sa labas. Sa totoo lang, guys, minsan naiintindihan ko naman si mama kung bakit siya nagigpit sa akin. Pero may mga times din na parang nag-overreact lang siya sa mga bagay-bagay. And ini-explain ko naman sa kanya na mga ganito, mga ganyan. Siyempre, kailangan natin intindihin mga nanay natin. Pero at the same time, kailangan din natin ipaintindi sa kanila yung mga bagay na hindi siguro nila naiintindihan.